Inaanyahan ko ang lahat na tumayo para sa panalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa biyayang inyong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa pagbibigay ng buhay, pagbibigay ng pagkain. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng pandemyang aming kinakaharap ngayon ay ginagabayan niyo po kami. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming kani-kaniyang kasalanan, ito man ay mapagawa o mapasalita. Sa araw na ito, Panginoon, hinihiling po namin na gabayan niyo po kami sa aming talakayan upang magkaroon ng kaalaman at karunungan ang bawat mag-aaral. Ang lahat ng ito ay aming ipinalangin mula sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa lahat! Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay pulutin niyo muna ang mga basura na nasa ilalim ng inyong upuan at pulutin ang mga nakakalat na mga papel. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayon, ay i-check ko muna kung sino-sino ang lumiban sa klase. Sa unang hanay, mayroon bang lumiban sa klase? Mahusay! Sa ikalawang hanay, mayroon ba tayong lumiban sa klase? Mahusay din! Sa ikatlong hanay, mayroon ba tayong lumiban sa klase? Mahusay! Dahil walang lumiban sa klase, ay ipagpapatuloy na natin ang ating mga gawain sa araw na ito. Ngunit, bago tayo pumalawot sa ating paksa ngayon, ay balikan muna natin ang tinalakay natin nung nakaraang linggo. Ano nga ba ang tinalakay natin nung nakaraang linggo? Mahusay! Ang tinalakay natin nung nakaraang linggo ay tungkol sa PEMDAS operation. Ano naman ang PEMDAS operation? Mahusay! Ang PEMDAS operation ay isang paraan ng pagkasunod-sunod ng operation mula sa parenthesis, exponent, multiplication, division, addition at subtraction. Naiintindihan ba ninyo ng lubusan ang hinggil sa paksang ito? Mahusay! Sa puntong ito ay may hinihanda kong isang laro na may kinalaman sa ating bagong aralin ngayon. Ang larong ito ay tinatawag natin na word puzzle. Handa na ba ang lahat para sa ating laro? Mahusay! Dahil ang handa ng lahat sa ating laro, ang gagawin nyo lang ay buuhin ang salitang ibibigay ko. At kung sino ang una siyang makabuo, ay bibigyan ko ng karagdagang puntos. Itaas lamang ang kanang kamay kung nabuo mo ang nakatagong salita. Maliwanag ba ito? Mahusay! Dahil maliwanag na, ay ihanda na ninyo ang inyong mga sarili dahil ibibigay ko na ang mga titik upang makagawa ng mga salita. Mahusay! Binibini, ang nakatagong salita ay pagtatasan ng mga ekspresyong algebraiko. Ngayon ay hahatiin ko ang klase sa dalawang grupo at sagutan ang mga katanungan na pumapaksa sa mga ekspresyong algebraiko. Maging bahisihan ang pamantayan sa pag-score sa bawat pangkat. Para sa ating mga pamantayan, mayroon tayong kawastuhan na katumbas ng 20 puntos, kooperasyon katumbas ng 10 puntos, at kabilisan sa pagsagot, kastumbas ng 20 puntos, at ang kabuuan para sa gawain na ito ay 50 puntos. Meron akong halimbawang isang equation. Kung ang halaga ng x ay 7, isolve ang dalawang x, bawasan ng 6, dagdagan ng 3 x sa ekspresyong algebraiko. Ano ang sagot? Magaling unang pangkat, tama ang inyong mga sagot. Mahusay din ang ikalawang pangkat. Kaya, sa puntong ito, ay papakita ko rin ang paraan sa pag-solve. Dahil ayon sa limbawa, 2x, bawasan ng 6, dagdagan ng 3x kung ang katumbas ng halaga ng x ay 7. Ang uunahin natin ay, papalitan muna natin ang halaga ng x. Dahil ang variable na x ay may halagang 7, papalitan natin ang lahat ng variable na x sa 7. Kaya, magiging 2, paramihin sa 7, bawasan ng 6, dagdagan ng 3, at paramihin din sa 7. Kung kaya, 2 paramihin sa 7, magiging 14. Bawasan ng 6, dagdagan ng 3, paramihin sa 7, magiging 21. Kung kaya, 14, bawasan ng 6, dagdagan ng 21, ang magiging sagot ay 20 siyam.
kung kaya ay nakakuha ng 50 puntos ang unang pangkat at 48 puntos ang ikalawang pangkat. Sa matematika, ang pagdatasa ng mga algebraicong ekspresyon ay binuo mula sa mga constant integer, variable at ang pagtatakbo ng mga algebraiko o yung pagbabawas, tinatawag natin na subtraction, pagpaparami, tinatawag natin na multiplication, pagdagdag, tinatawag natin na addition, at paghahati, yung tinatawag natin na division. Kaya, sa constant integer, yung ito yung mga numero na makikita natin sa isang equation. Magiging positibo o negatibong tanda yung mga numero. At yung variable naman, ano yung mga variable? Ang variable ay tinatawag natin na mga titik o mga letra na makikita natin sa loob ng isang equation. Halimbawa, A, B, C, D, E, at iba pang mga titik na makikita natin sa loob ng equation. Kagaya sa unang halimbawa, 2x, bawasan ng 3x, dagdagan ng y, kung katumbas ng x ay 10 at y naman ay 7. Kagaya ng sinabi ko, palitan muna natin ang halaga ng mga variable, yung x at y, na ang katumbas ng x ay 10 at y naman ay 7. Magiging 2, paramihin sa 10, bawasan ng 3 at paramihin sa 10, dagdagan ng 7. Susunod ay, isimplify ang napalitang halaga. 2, paramihin sa 10, magiging 20, at negatibong tanda 3, paramihin sa 10, dagdagan ng 7. Sa bahaging ito ay isisolve na natin ang gamit mula kaliwa patungong kanang proseso o yung left to right process. 20, bawasan ng 30, dagdagan ng 7 ay magiging negatibong tanda 3 ang sagot. Mayroon din akong inhandang ikalawang halimbawa, b squared, bawasan ng 4 na a, dagdagan ng c. Kung ang katumbas ng a ay 8, ang b ay 10, at ang c ay negatibong tanda 2. Unang hakbang, palitan ang mga variable sa kanyang halaga tulad ng a ay 8, b ay 10, at c ay negatibong tanda 2. Dahil sa PEMDAS operation ay nauuna ang parenthesis, iyon din ang ating susundin. Paramihin ang 10 sa 10, magiging 100 ang sagot. Pagkatapos ay ang nasa multiplication operation na naman ang ating isusolve. Gawin din ang mula sa kaliwa hanggang sa kanang proseso sa pag-solve. Kaya, nagiging 66 ang sagot. Sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng isang oral recitation. Para sa unang katanungan, ano ang tawag sa mga titik na may kani-kaniyang halaga na makikita natin sa isang equation? Mahusay binibini, ang tawag sa titik na may kani-kaniyang halaga ay mga variable. Para naman sa ikalawang katanungan, ang tawag sa pagtatayan ng mga numero at hinahanap ang halaga batay sa katumbas na numero. Magaling Ginoo, ang tawag rito ay pagtatasa ng mga ekspresyong algebraiko. Para sa ikatlong katanungan, ito ay tayahin ang ibinigay na mga numero. 2n, bawasan ng t, kung ang katumbas ng n ay 1 at ang katumbas ng t ay 8. Mahusay Ginoo, ang tamang sagot ay negatibong tanda 6. Upang masubok ang iyong kakayahan, ay mahinahanda ko rito isang pagsusulit. Makinig ng mabuti sa aking panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa ika-4 na bahagi ng papel. Ipa-flash ko sa screen ang mga katanungan batay sa ating tinalakay ngayong araw. Meron akong inahanda ritong 5 katanungan na susukat sa inyong kakayahan at kaalaman hinggil sa pagtatasa ng mga ekspresyong algebraiko. Mahusay! Kitang-kita sa resulta sa pagtataya na naiintindihan ninyo ng maigi ang paksang aralin. Lahat ng mga mag-aaral ay nakakuha ng 5 puntos. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang bawat isa. Kung kaya, sa puntong ito, gumawa ng 4 na sariling halimbawa ng algebraicong expression at isolve ito, bawat halimbawa ay katumbas ng 5 puntos at isulat sa malinis na pabuong papel. Ito ay magsisilbi ninyong takdang aralin. Maliwanag ba ang panuto sa inyong mga mag-aaral?
Okay po, dahil maliwanag ng panuto ay dito lamang magtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Dito lang magtatapos ang ating talakayan hinggil sa pagtatasa ng mga ekspresyong algebraiko. Naway ay marami kayong natutunan sa aralin na ito at hanggang sa susunod. Maraming salamat sa inyong lahat.